isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Sa umaga pong ito, mag-umpisa na po tayo sa ating live devotion dito po sa lugar ng Dora Faith Baluarte sa pamumuno po ni Pastora Marilu Maniego. Tayo po ay sama-samang umawit at maglambing po sa Panginoon. Awitin po natin the steadfast love of the Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy is never. Bagong umaga, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Amang makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito, kami po ay lubos-lubos na malapit sa inyo, na nagpapakumbabang loob, O Diyos, hihingi ng pusong dalisay, pusong mapagpakumbaba po sa inyong harapan. Yes, Jesus. Salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Thank you, Lord. Upang malayang makalapit po sa inyo. Amen. Malayang makapagpuri, makapagpasalamat. Hallelujah. O Diyos, salamat po sa kalakasan, salamat sa buhay na patuloy niyong pinahihiram sa inyong Thank mga you, anak, Holy o Diyos. Thank you, Jesus. Salamat po dahil muli ay kalalapit po kami sa inyo ng sama-sama, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sa umaga pong ito, patuloy po naming hinihingi yung mayamang pagsama ng inyong Santong Espiritu. Bagamat kami po ay magkakalayo, alam po namin
na kayo ay kasama po namin Amen. Sa oras Hallelujah. Na ito. At patuloy po naming mararanasan yung inyong mayamang presensya, O yes, Diyos. Lord. Ang banal na Espiritu po ang patuloy na magpahingalay sa bawat isa po sa amin sa umaga ito. At sa anak niyo pong gagamitin upang maghayag po ng inyong salita, O Diyos. Lord, kayo po yung maglagay sa kanyang labi ng inyong mga salita. At kayo po yung patuloy na magturo, magpaalala at mangusap po sa bawat isa po sa amin, O Diyos. Ano man yung gawa po ng kaaway sa umagang ito, ay ngayon pa lang ay amin ang sinasaway at winawasak sa pangalan ni Jesus na taga-Nazaret. Satanas, matagal ka ng talunan. At ngayon pa lamang po ay inangkin na po namin yung katagumpayan po ng inyong gawain sa umagang ito. Salamat po, Ama. Kalooban niyo po yung patuloy na masunod sa buhay ng bawat isa. Kuban niyo po kami ng inyong banal na dugo. Salamat po, Ama, sa inyo namin ibinibigay yung pinakamataas na papuri, pasalamat at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Natawagan ko na po yung ating tagapagsalita, Pastora Marilu Maniego. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon sa umagang ito. Isang mapagpalang umaga at mapayapang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay dadako na sa pag-aaralan ng salita ng Diyos. At salamat sa Panginoon sa isang privilehiyo na ibinigay niyo po sa akin upang sa umaga pong ito kayo po ay makasama kong maglingkod sa ating Panginoon. At sama-sama po tayong mag-aralan ng salita ng Diyos. Kahapon nga po pala ay kasama po namin yung mag-iina ni Pastor Paul. Nandito po sila ngayon, kahapon sa Nueva Ecija. At salamat sa Panginoon dahil tunay nga na napakasarap na yung mga anak ng Diyos ay magkasama-sama upang sama-samang purihin at paglingkuran ng ating Panginoon. Kaya salamat sa Diyos sa umagang ito. Patuloy po tayo na mag-aaralan ng salita ng Diyos. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayong umaga ay Why Christian Paul? Bakit nga po ba may mga Kristiyanong bumabagsak? Bakit nga po ba may mga Kristiyanong bumabagsak? O sa madaling salita ay napapahiwalay sa Diyos? Basahin muna po natin yung ating teksto dito po sa Hebreo chapter 10, verse 38, kung ano po ang sinasabi dito. Sabi po dito sa Hebreo 10:38, ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ang sabi po, maliwanag na sinasabi, ngunit kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ang kanyang kaluluwa. Yung title po ng ating pag-aaralan ngayon, Why Christian Paul? Naniniwala ako na yung talatang ito ay alam na natin, di po ba? Na kung ang kanyang lingkod na matuwid ay umurong, ay hindi kalulugdan ang kanyang kaluluwa. Alam natin yun na hindi pala magagalak ang Diyos, hindi pala siya matutuwa kung tayo po ay uurong o tatalikod sa paglilingkod sa Panginoon. Pero bakit may mga Kristiyano na nahuhulog pa sa paggawa ng kasalanan? At yun din po sinasabi sa, dito rin po kung itataas natin yung ating basa sa verse 31, ang sabi po dito, kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Kakilakilabot daw po ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Kakilakilabot, kalagim-lagim, nakakatakot. Pero ang tanong nga, bakit nga may mga Kristiyanong nahuhulog pa sa paglilingkod sa Panginoon? Ngayong umaga, pag-aaralan po natin ang mga dahilan ng bakit may mga bumabagsak, bakit mayroong mga napapahiwalay pa sa paglilingkod sa Panginoon. Bagamat yung talatang ito ay alam natin na hindi kalulugdan ng Diyos yung kaluluwa ng taong tumatalikod sa Panginoon at kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Ano po ba ang mga dahilan? Yan ang tanong.
Ano po ang mga dahilan kung bakit o bakit ang mga Kristiyano ay nahuhulog o napapalayo pa sa paglilingkod sa Panginoon? Number one, giving into our weaknesses. Binibigyan po natin ang pagkakataon yung ating mga kahinaan. Ano po ang sabi sa Romans chapter 8? Basahin po natin sa Roma 8. Verse 5-6. Giving our into our weaknesses, ang sabi po dito, verse 8, 5-6, sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsisitalima ng mga bagay ng laman, datapwat ang mga ayon sa espiritu ay sa mga bagay ng espiritu. Sa 6, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, natapat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Pansinin po natin sa verse yung sinabi, sapagat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Sa mga anak ng Diyos, kung minsan, mas nananaig po yung laman. At ang sabi ito, ang kaisipan ng laman ay kamatayan, di po ba? Pero ang Espiritu, ang kaisipan ng Espiritu ay buhay na nagmumula sa ating Panginoon. Yung isang halimbawa po natin, yung ating pong pag-aaralan, ito pong si David, di ba? Si Haring David. Bakit siya nahulog sa pagkakasala? Bakit siya bumagsak sa tinatawag na tawag ng laman? Si David, kung babasahin po natin ang 2 Samuel chapter 11, kung hindi na po natin babasahin, ikukwento ko na lang po sa inyo at alam naman po marahil ng iba yun, natin lahat. Na habang siya nagpapahinga sa beranda o sa terrace ng kaniyang palasyo, ay nakita niya ang isang babae na si Bathsheba na naliligo, at nakita niya yung kahubaran nito at napakagandang babae. Habang siya namamahinga po sa kaniyang terrace, sa kaniyang beranda ng kaharian, nakita niya si Bathsheba at nagkaroon siya ng pagnanasa sa babaeng ito habang siya po'y nagpapahinga sa beranda. At marami pong mga Kristiyano ang katulad ni David na dumating yung pagkakataon na nagpahinga sila sa paglilingkod sa Panginoon. At si David, hindi po masamang magpahinga. Ibig sabihin, may mga Kristiyano, lalo na ngayong lockdown, ano po, ang haba ng ating panahon na tayo po ay halos 8 months po, di ba? Na talagang tayo ay nandun lang sa ating mga bahay, sa ating mga tahanan, kasamang ating pamilya. At napansin ko po na sa panahon ng lockdown, opo, maraming magagandang bagay o pangyayari ang nangyari sa lockdown. Dahil dati nga po, sabi nga ako ni Ma'am Never, ang live lang ito pong morning devotion, di po ba? Pero nung mag-lockdown ay bawat church nagkaroon po ng mga live. Dito nga po sa amin sa Baluarte, noon ay nung magkaroon ng lockdown, naging live na lang po yung aming service dito sa church. At talagang wala pumupuntang mga membro dahil lockdown nga po. Ilang buwan po yun, mga 2 buwan na. Kami lang ng aking mga pamangkin yung nag-gather po ng gawain dito. Pero nung medyo siguro na nahimasmasan, yung ibang mga kapatid na malapit dito ay sila na yung kusang nagpunta. At pero sumusunod pa rin po kami sa protocol. 10 hanggang 15 lang po kami dito. Hindi po namin pinapayagan na pumuntang lahat. Yun nga po yung panahon na napahinga po ang mga Kristiyano, pati na po yung mga workers, di ba? Natigil ang mga Bible study, natigil ang mga paghayo, at talagang napahinga ng husto. Pero ang isang nakalulungkot na pangyayari ay may mga Kristiyano na sa panahon ng lockdown, sa halip na sila po ay lalong magpakalalim, lalong lumakas sa Panginoon, ay na-lockdown din po yung pananampalataya. Kung tutuusin po, ang daming live na, di ba? Meron kaming live ng linggo ng umaga, tapos everyday, meron po kaming live, may
youth devotion kami, meron kaming prayer meeting. Bali sa maghapon dalawang live ang ginaganap po namin sa church. At pag nagbukas ka ng Facebook, ang dami din ang mga ka-doropate natin na nagla-live. Sa madaling salita, ang mga Kristiyano pwede pong makapamili kung sino gusto nilang panoorin sa live. Pero bakit marami pa rin Kristiyano na hanggang ngayon ay hindi pa nakakabalik sa Panginoon? Na huwag naman po yung pahintulot ng Diyos na mapahinga sila ng lubusan ng todo sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil yun na nga ang nakakalungkot na nabibigyan natin ng daan yung ating mga kahinaan. Ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Mas kung tayo ngayon ay napaka moderno na natin, talagang marami nang napupuntahan yung ating marami tayong napupuntahan sa pamamagitan lang ng Facebook. Pero siguraduhin po natin na yung ating mga pinupuntahan ay mga bagay na nakalulugod sa Panginoon. At yun nga ang dahilan kung bakit maraming na-lockdown din yung pananampalataya. Dahil binigyan nila ng daan yung kanilang mga kahinaan. At nawa po ay pagpray natin sila na muli po silang makabalik sa paglilingkod sa Panginoon. Dito po sa amin sa church ay halos may mga pagkakataon na 50% pa lang po yung nakakabalik. Pero minsan po may time naman na 75% ay nandito sa church. Kaya yun ang isang dahilan. Katulad ni Haring David, nang makita niyang naliligo ang isang magandang babae habang siya nagpapahinga sa biranda, natukso po siya. Kaya kung tayo magpapahinga, yung pahinga lang talaga na. Kung tayo pagod, matulog. Pagkatapos matulog, kumain. Pagkatapos uli ay makipag-need tayo sa Panginoon. Hindi yung kung ano-ano yung ating mga iniisip. Hindi yung kung ano-ano yung ating mga ginagawa. Huwag po nating bigyan ng daan yung ating mga kahinaan upang makagawa sa ating mga buhay. At maging dahilan ng ating pong pagbagsak. Amen po ba? Number two, na isang nagiging dahilan kung bakit ang Kristiyano ay bumabagsak, they place the temporally above the internal. Mas binibigyan natin ng pagpapahalaga yung mga bagay na lumilipas kaysa sa mga bagay na hindi lumilipas. Ang sabi po sa Colossians chapter 3 verse 2, basahin po natin ang Colossians 3:2. Ilagak ninyong inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Napakaliwanag po na bilang mga Kristiyano, na bilang mga nakakilala sa Panginoon, sinasabi po ng aklat ng Colossians na mas ilagak natin ang ating mga isip sa mga bagay na nangasa itaas. Kasi nga, kapag ang ating kaisipan ay laging nasa itaas, ano ba'y nasa itaas? Di po ba'y mga bagay na maka-spiritual. Siyempre, kapag tayo po ay laging nakatuon ang ating isip sa mga bagay na maka-spiritual, mas nagagawa natin yung mga bagay na nakalulugod sa ating Panginoon. Napakaliwanag po eh, ilagak natin ang ating kaisipan sa mga bagay na nangasalas, huwag sa mga bagay na nasa lupa, nasa ibaba, kundi yung mga bagay na nangasa taas. At sa panahon din po ng ganito nating panahon ng pandemic, yung iba po talagang mas naging kaisipan nila yung ano na ba yung mangyayari sa buhay namin, ako yung mga anak ko kawawa na, ganyan, lalo na ngayon na yung mga bata ay hindi nakapag-aaral ng face-to-face, module sila, maraming mga magulang ang dumadaing, sabi nila napakahirap naman, at mas natutuon sila sa ganung bagay. At ang iba naman ay mas natutunan ng kanilang kaisipan sa mga bagay na yung kanilang mga pangangailangan sa buhay. At yung iba naman ay kahit lockdown talagang busy pa rin sila sa kanilang pagpapayaman, hindi masamang yumaman, pero dapat mas isipin natin yung mga bagay na nangasa itaas. Dahil sa minsan nagiging katulad tayo ng mayamang hangal eh, di po ba? Sa Lucas chapter 12, anong sabi doon ng mayamang nung mayaman na yon na binata. Lucas chapter 12. Bibilisan na po natin dahil lapit na po matapos ang ating oras. Sabi po dito, at sinabi niya,
15. At nagsaysay siya sa kanila ng isang talinghaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. At iniisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga? At sinabi niya, ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ko ng lalong malalaki at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at ang aking mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingali ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Sa pagdatapat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, hihingin sa iyo ang sa gabing ito ang iyong hihingin sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa sa kanino kaya. Gayun niya nagpapakayaman sa ganang kanya sarili ay hindi mayaman sa Diyos. Minsan ganyan ang mga tao na masyadong nahaling tayo sa mga bagay ng sanlibutang ito. Mas natutuon ang ating isip sa mga bagay sa sanlibutang ito. Pero kung ang ating isip ang laging ay laging nakatuon sa kalangitan, sabi nga ang inyong pag-iisip ay ilagay sa mga bagay ng sa taas. Yung Matthew 6:33 ay lagi po nating magagawa. Na lagi po nating mauuna ang Panginoon sa ating mga buhay. Kaya nga mga kapatid, huwag nating masyadong pagtuunan yung mga bagay na lumilipas kaysa sa mga bagay na hindi lumilipas. Number 3 na nagiging dahilan kung bakit tayo na bumabagsak. They ignoring or ignored the greatness of God. Nababaliwala po natin ang kadakilaan ng ating Panginoon. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting love. Everlasting life. Life. Everlasting life. At yun nga, nababaliwala natin yung kabutihan at kadakilaan ng ating Panginoon. Kaya tayo ay dumarating sa pagbagsak na dapat sa buhay natin bilang mga Kristiyano, lagi nating isipin ang kadakilaan at kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Sino ba naman tayo, di ba, mga kapatid? Na wala naman tayo, wala po tayong pwedeng ibagmalaki sa ating sarili, pero napakapalad natin. Dahil tayo nakakilala sa Panginoon, pinili tayo ng Panginoon at meron siyang pangako sa atin na kung tayo po ay mananampalataya sa Kanya ay maliligtas tayo at magkakaroon pa tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya kung dumating sa atin yung kahinaan, lagi nating alalahanin ang kabutihan at kadakilaan ng ating Panginoon. Amen. Number 4, they ignored the word of God. Yan isang dahilan. Sa halip na ang salita ng Diyos yung ating pagbulay-bulayin, ano ang ating mga pinagbubulay-bulay? Yung mga problema sa buhay natin, yung mga nangyayari sa ating paligid, ano na ba naman ito? May pandemic na, may bagyo pa, ano na ba naman mangyayari sa buhay namin? Paano na yung mga pangarap namin? Ang dami nating binubulay-bulay. Pero ang salita ng Diyos nakakalimutan nating pagbulay-bulayin. Ano sabi sa Jose 1:8? Basahin po natin sa Jose. Jose o Joshua sa Tagalog. Sabi po sa 1:8, sabi, ang aklat na ito ng kautosan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagat kung magkagayay iyong pagiginhawahin ng iyong lakad at kung magkagayay magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Tingnan niyo nga po, napakaganda ng mga pangako ng Diyos. Kung ating pagbubulay-bulayan, magkakaroon tayo ng mabuting kawakasan. Yun ang isang nagiging dahilan kung bakit ang tao ay bumabagsak. Dahil nakakalimutang pagbulay-bulayin ang salita ng Diyos. Ang sabi, araw at gabi, na ito'y ating pagbulay-bulayin. Kaya mga kapatid, kung medyo tayo po ay hindi na natin napapagbubulay-bulay ang salita ng Diyos, simulan na po natin muli upang huwag tayong dumating sa pagbagsak. Dahil kakilakilabot na bagay ang bumagsak o mapahiwalay sa kamay ng Diyos na buhay. Number 5, ito'y ating panguli. No spiritual sensitivity. Ano pong ibig sabihin nito? Yung bang nababaliwala natin o hindi tayo nagiging sensitive sa banal na Espiritu Santo. Ang sabi nga po sa 1 Thessalonians 5:19,
huwag nating patayin ang ningas ng Espiritu Santo sa ating mga buhay. Pero dahil sa maraming mga kaganapan sa buhay natin, dahil sa mga maraming pangyayari sa ating paligid, unti-unti yung ningas ng Espiritu sa ating mga puso ay nawawala. Kaya hindi tayo nagiging sensitive sa sinasabi ng banal na Espiritu Santo. Alam, ako, naging experience ko po yan, ito lang week na to. Yung akin pong apo, si Aya, ay naliligo sa swimming pool niya. Meron siyang maliit na swimming pool doon sa kabilang bahay. Ngayon, ako po yung nagtatanim ng mga plantita, plantito, sa gate. Dumaan siya sa akin. Saan ka pupunta? Sabi ko. Sabi niya, makukunin ko lang yung spider ko. Meron siya kasing helmet na maliit na nilalagay sa ulo niya. O sabi ko, dahan-dahan ka ha, baka kamadulas dahil basa eh. Nung dumaan po siya sa akin, sabi po ng Holy Spirit sa akin, mahuhulog yan sa hagdan. Mahuhulog yan. Yun po yung napakaliwanag na sinabi sa akin. Pero dahil busy po ako, binaliwala ko yung sinasabi ng Espiritu Santo, yung audible voice ng Panginoon. Binaliwala ko po yun. Hinayaan ko siya umakit sa taas. Pamaya-maya, minarik po akong kumalabog. Takbo ko. May putik pa nga po yung kamay ko. Tingnan ko agad yung ulo niya. Sabi, anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa'yo? Siguro nahulog po siya mga pang-tatlong betang na hagdan. Babagsakan po niya semento at saka yung pong hagdan kong si bakal. Kinihan ko po agad yung ulo. Salamat naman sa Panginoon, parang baliwala lang sa kanya. Ang pagkakamali ko lang po ay inignore ko yung Holy Spirit. Yung audible voice na nagsalita sa akin, inignore ko. At hindi lang yun, marami pong pangyayari sa buhay ko. Nung ako po ay doon pa nakadestino sa Maynila, kagagraduate ko lang po ng Bible School noon. Doon po ako nakatira kala Pastor Ramones. Ay meron po kaming gawain sa Paranaque. Ito pinakakatawang pangyayari sa buhay namin eh. Mula Caloocan, Paranaque, ay pumupunta po kami doon. At targang ginamit din po kami ng Panginoon doon. Merong isang bata doon na baby pa lang. Iyak siya ng iyak. Labandera po yung nanay. Hindi namin alam kung ba siya umiyak. Sabi ko, ba't umiyak yung baby mo? Hindi ko nga po alam kung bakit eh. Hindi, pinag-pray po namin ni Pastor Anelia. Yung asawa po ni Pastor, ako po yung kasama. Siya po yung kasama-sama. Alam niyo po, pag ka-pray po namin sa bata, biglang may tumalinsik na uod sa tenga. Kaya pala siya iyak ng iyak, ay napasok ng uod na puti na yung gumaganon, yung nguso. Pinasok pala ng uod yung tenga niya. At kasi mga labahin yung katabi niyang hinihigan eh. At purihin ng Diyos. Yun po yung isang himalang ginawa ng Panginoon, lumabas yung uod na nasa loob ng tenga ng bata. At naikwento ko lang po yun, pero ang totoong karanasan namin doon at hindi ko malilimutan hanggang ngayon, nababanggit ko po sa pulpito. Nung kami po pauwi na, ay sabi po ng Holy Spirit, sabi niya, may audible voice na nagsabi kay Pastor Anelia, sa kanya po nangusap ang Panginoon eh. Kasi gusto po namin lagi sa dalawahan, magatabi po kami doon, pagkatapos natutulog po kami dahil masarap matulog sa biyahe. Sa may tabing karsada yon, yung dalawahan na yon. Sabi ng Panginoon ng Holy Spirit kay Pastora, doon kay sa tatluhan, maupo. Eh, hindi po niya pinakinggan. Hindi, upo po kami sa dalawahan. Natulog po kami, magkasandagan. Nakangpaibibig kong ganyan. Noong kami po nasa Novaliches na, bigla pong mayroong bumato. Tumalansik, hindi po bato eh. Alam niyo po ba kung ano yung ibinato sa amin? Dumi ng tao. Salamat lang sa Diyos, kahit ako'y nakanga, hindi pumasok sa bibig ko yung dumi ng tao na siguro isang linggo nang nakahimbak sa plastic. Pero talaga nagtilansikan po sa amin. Kami po yung talagang nasapul eh. Mahaba po ang buhok ko noon hanggang bewang. At nakatali lang po siya, nakapaganong pa yata sa balikat ko. Kaya dito tumama yung mga dumi. Naku, yung mga tao po, hindi alam kung anong gagawin. Ang ginawa po sa amin nung yung conductor ng bus, idun nila kami sa kanilang pinaka-opisina at doon ay pinaglinis kami ng katawan. At talagang yung buhok namin, siniyahan po namin. Pero ganun po pala katindi yung dumi ng tao na naimbak ng napakatagal na panahon na talagang umaalingaso pa rin sa katawan namin. Kaya nung kami sumakay na ng pa-jeep, dahil papunta po kaming Caloocan, yung po mga taong katabi namin halos lumalayo po sa amin at tinitingnan po kami, ikasiguro bakit ba umita itong mga taong ito. Dahil hindi po namin pinakinggan o hindi pinakinggan ni Pastora yung audible voice ng Panginoon. At nung kami po pauwi na sa bahay, nasa gate pa lang kami, si Pastor Ramones po yung nasa bahay, nasabi niya, ano ba yung amoy na daladala nyo? Tawa po kami ang tawa ni Pastora dahil talagang
yung dumi ng tao'y umaalingasaw. At yung buko, ilang linggo na, sinishampo ko, pag inanyan ko po, umaami pa rin sa akin yung dumi ng tao. Ang tagal na wala. Wala na makakong dumi sa ilong ko. Pero talagang naami ko. Yun ang isang dahilan na dumating sa atin ang kapahamakan kapag hindi tayo naging sensitive sa Espiritu Santo. Kaya sabi rito, huwag nating patayin o yung ningas ng Espiritu Santo sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, yun yung limang dahilan. Why Christian Paul? Una, giving into our weaknesses. Pangalawa, they place the temporally above the eternal. Pangatlo, they ignoring or ignored the greatness of God. Pang-apat, they ignored the word of God. At panglima, no spiritual sensitivity. Mga kapatid, huwag nating hayaan. Dahil sa panahon, ito na yung panahon ng negligan eh. Talagang kung tayo po yung magiging sensitive sa banal na Espiritu Santo, talagang malapit na pong dumating ang Panginoon. At kung meron tayong mga kapatid na nanlamig sa panahon ng pandemic, lagi natin silang isama sa panalangin na nawa eh, makabalik sila. Huwag silang totally na mapahinga. Kundi sila po'y makabalik. Sapagat ang sabi po sa 39 ng ating teksto, kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Kaya salamat po sa umagang ito. Tayo po bilang mga nakakilala sa Panginoon, huwag tayong papayag na tayo po'y mapahiwalay pa sa Diyos. Na laging ang Diyos ang siyang humawak sa atin. Hindi tayo, kung tayo pong hahawak sa Diyos, makakabitin po tayo. Pero kung ang Diyos ang hahawak sa atin, naniniwala po ako na tayo makapananagumpay hanggang sa dumating ang ating Panginoon. Tayo manalangin. Purihin ka, O Diyos. Luwalhatiin ka, Panginoon. Ama, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa iyong pagsama sa amin. Naniniwala ko, O Diyos, na mga salitang ito hindi mawawala ng kabuluhan. Na kung meron man pong nakikinig ngayon o nanonood na dumating sa kanya yung panghihina, Lord, alam po, Panginoon, muli siyang makababalik sa iyo. At yung mga matagal na pong napahiwalay sa iyo na aming mga kapatid, na hindi na po namin nakikita sa mga church, Lord, abutin mo sila sa oras na ito. Hallelujah, kahabagan mo po sila dahil ang sabi mo, Panginoon, ang iyong lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung tumalikod kami, hindi kalulugdan ang aming mga kaluluwa. Kahit sa oras ito, Ama, abutin mo yung mga kapatid namin na ngayon po ay hirap na makabalik sa paglilingkod sa iyo. Lord, hawakan mo po kami ng mahigpit. Hawakan mo po sila ng mahigpit upang ang kaaway huwag makapanagumpay sa kanilang mga buhay. Salamat po, Ama. Pagpalain mo po ang bawat mga kapatid na kasamang nag-aaral ng salita ngayon sa live. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang sumama sa buhay namin. Dahil sa aming mga sarili, wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Kahit anumang aming mga nais, anumang aming mga nasa, anumang aming mga balakin, ay lagi naming itiwala sa iyo. Higit sa lahat, ang aming pananampalataya, ang aming paglilingkod sa iyo. Lagi mo po kaming hawakan, Panginoon, upang anumang mga pagsubok o anumang mga gawa ng kaaway ay aming pong mapagtagumpayan at kami maging matalino sa aming buhay sa araw-araw. Maging sensitive po kami sa sinasabi ng iyong banal na Espiritu Santo. Salamat po, Ama. Pagpalain mo po ang live devotion na ito, ang morning devotion na ito. Nagamitin mo, Panginoon, maging sa mga hindi pa nakakilala sa iyo, na sa kanilang pagbukas ng kanilang mga Facebook, ang mga ganitong gawain ng kanila pong mabuksan upang sila man o Diyos ay tunay na makakilala sa iyo. Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin, dinadakila ka namin. Pagpalain mo po, Ama, ang aming mga leader, ang aming mga tagapanguna, ang aming superintendent, ang aming pong assistant superintendent, ang mga supervisor, ang aming pong district supervisor, Pastor Anelia Ramones. Lord, dalayin ko po na patuloy mo siyang ingatan, patuloy mo siyang palakasin, at sa kanyang edad, Panginoon, ay patuloy mo siyang gamitin sa amin upang kami ay magkaroon ng patuloy na challenge sa pamamagitan niya sa paglilingkod sa iyo. Pagpalain mo rin po ang pamilya po ni Pastor Paul, Pastora Never, ang kanyang mga anak. Lord, ikaw pong patuloy na manguna sa kanila, yung nais nila, Panginoon, na sila po ay makabalik ng Taiwan. Lord, alam ko, igagrant mo ito, O Diyos, para sa kaluluwalhati ng iyong pangalan. Salamat po, Ama. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.